Hello, magandang gabi mga ka-FW ko. Kumusta kayong lahat? Shoutout po sa inyong lahat. Ngayon po, itong gabi na ito, meron po tayong mga kakausapin mga Pilipino at tatanungin natin sila kung bakit si BBM at Sara Duterte ang kanilang napupusuan para iboto sa darating na halalan sa Mayo 2022. Ayan po. Subaybayan po natin at panoorin ang mga may interview nating mga kababayan natin dito sa Jubay. Okay? Maraming salamat po! Hello mga ka-OFW! Good evening po. Ito po kasama natin si Sir. Meron po siyang comment kung anong gusto niyang sabihin. Papakinggan po natin ang kanyang saloobin. Sir, bakit po si Sir si BBM at Sara ngayong kursurada ang iboto? Kasi alam niyo, kung iisipin natin kung mapapakatahin tayo, dapat ang ating iboto, yung harapan dapat na magiging maaasahan ang ating bansa. Kasi kung iboto natin puro salita at puro kawaswasan lang ang ginagawa sa gobyerno sa panunungkulan, ano ang mapapala natin? Kasi kung tayo ay magiging matalino, ito ng dalawang ito ang magka-partner. Okay. At maaasahan natin, una, nasubukan na natin ang kanyang ama, yung ama na si President Marcos, noong mga panahon na yun, natatandaan ko na nung ako ay binatilyo pa, ay napakaganda ng pamumuhay nung una. Kaya medyo late na lang nang dumating si Rodrigo Duterte. Pero bitin na bitin ang mga tao, ang mga mamamayan ng bansa ng Pilipinas sa kanyang pananumbulan, diba? So okay. Kaya wala na tayong dapat pipilihin. Magpakatalino na tayo kasi kung pera pinaiira nila para lang siya manalo, ay mga bubo yung mga tumata. Tatanggapin ninyo, pero puto nila yung okay. Saan ka siya? Sa atin, sir? Sa lugar sa atin? Quezon Province. Pala niyo po, sir? Si Mr. Rolando Valeno. Ayan. Ayan po. Napakinggan natin mga KFW ang saloobin ng isang nating kababayan na si sir. Paano mo, sir? Rolando. Ayan. Maraming salamat po mga KFW. Please like and share lang po sa aking YouTube channel para updated po kayo sa aking mga uploaded videos. Salamat po.